Ayoko nahihirapan si Mama. Sana bumagsak ng empire. Namalengke lang po ako. Hilda, pengen na... Ah, nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Uminom ako ng tubig. Nagpunta rin sa palengke yung maid. Naku naman. Bakit ba tuwing umaga siya namamalengke? Bakit di ko yata nakikita si kuya? Kuya mo? Baka may business trip. Palagi naman yung umalis buwan-buwan. Akala ko pa naman, madalas ko na siya makikita pag bumalik ako. Ay, naku. Napaka-sensitive mo talaga. Alam mo bang galit pa rin sa'yo ang kuya mo? Hindi ako galit sa kanya. Ligo na po ako, ha? Anong gagawin mo ngayon? Gusto mo mag-shopping tayo? Sorry, may lakad ako ngayon, ma'am. Saan ang lakad mo? Tapos na ang pag-transfer mo, Ryan. Pero binabalaan kita. Hindi na pwedeng maulit ang mga kalokohan mo noon. I will not tolerate it. Opo. Kanino bang desisyon na pabalikin ka? Ang daddy mo bang may gusto ang mami mo? Desisyon ko po ang bumalik. Really? Hindi ka na nga bata. Nagawa mo na paalisin agad ang kuya mo sa bahay ninyo. Hindi pa siya umuwi, di ba? Gusto ko sabay tayo mag-lunch. Sige, pero medyo busy kasi ako ngayon. May 20 minutes lang ako. Huwag ka naman magpadali. Naalala kita na makita ko yan nung nandun ako sa US. Ano ba to, Don? Wishbone. Gustong gusto yan ng mga Amerikano. Hihilain dapat kasi yan ang dalawang tao. At kung sino makakuha ng mas mahabang parte, matutupad ang wish niya. Para palang sang-sang bar lang to. Anong sang-sang? Popsicle sa supermarket. Gamitin na lang natin tong wishbone kapag may wish na ako. Wala kang wish nga? Wala pa, Don. Wala talaga kahit isa? Meron na kasi ako isang degree, may sariling apartment, at nakakapag-ipon ng pera. So, gawin na lang natin for good luck. Ang totoong regalo ko, isuot mo para swertehin ka. Nakapag-aral ako nun dahil sa tulong ng pamilya mo. Pero may maayos na akong trabaho at sariling pera ngayon. Kaya kung pwede lang... Tulong? Ba't mo naman iisipin na tulong yan? Hindi ba pwedeng regalo ko yan sa'yo? Aalis na ako. Baka matanggal pa ako pag nalita ko. Tatapon ko na lang ba yan?
Salamat, Don. Tatanggapin ko ang regalo mo. Pero hindi mo susuotin, ganun ba? Diyan ka lang. Isusuot ko sa'yo. Bagay ba sa akin? Oo. Oh, magsusot ka lang ng kwintas, pahihirapan mo pa ako. Sir Don, nasa room niyo na po ang guest ninyo. Si Donto, si Daddy, anong oras na dumating dito? Sandali, ano ba sinasabi mo? May naghihintay ng tao sa room ko. Hindi ba si Daddy, oh? Nasa bahay lang ngayon ang Daddy mo. Pinuntahan at nakita ko pa siya doon kanina. Tatawag ulit ako. Sino yung guest ko na dumating? Sabi niya, kapatid niya siya. At basta niyo lang sa pinapasok sa room ko. Ganito ba ang hotel na to? Pero Sir Don, tumawag po si Chairman para i-confirm. Tumawag ang dad ko? Inutusan niya kayong buksan ng room ko kahit wala ako? Yes, sir. Lang, saan ka nagpunta at sinong kasama mo? Late ka na tuloy nakapag-dinner. Ang sarap, ma'am. Kayo po nagluto nito? Ako ang nagpaluto ng lahat ng yan. Ang galing niyo talaga magpaluto ng mga favorite ko. Araw-araw ko nang ipapaluto ang mga yan. Anak niyo po ba yung teenager na nakatira dito? Sino? Si Julia? Oo, naaawa ako sa kanila. Kaya nga mabait ako sa kanila eh. Kailan pa siya tumira dito? 3 taon na naming maid si Hilda, pero kailan lang sila nag-stay in ang anak niya. Buti nga nakakapagsalita na maayos yung batang yon. Nandito na kaya siya sa bahay? Julia? Ma'am? Ikuha mo pa nga ako ng wine. Nasaan ka ba? Halika rito sandali. Ma'am, tawag niyo po ako. Oo, pumunta ka sa cellar. Nasaan na siya? Sino po? Di bali na. Pumunta ka sa cellar at ikuha mo ako ng wine kahit alin doon. Apo. Saan kaya nagpunta ang batang yun? May heart races kapag nakikita ka.
isa pa nga, please. Dalawahin mo na. Kailangan ko rin yan. Dito ako upo. Isipin mo na lang overtime to. Yung taong naghihintay sa'yo doon sa hotel room mo, ang hula ko si Ryan yun. Magkaibigan kayo, hindi ba? Kapag nakuha niyang company, magtatrabaho ka para sa kanya. Ang tanong, hahayaan mo bang makuha niya ang company? Nakainom ka na. Bakit matalas pa rin ang isip mo? Hi, President Kim. Mr. Choi, maraming beses na kitang tinatawagan. Na-extend kasi ang stay ko sa US. Kaya kita tinatawagan. I offered na dun ka sa hotel namin mag-stay, pero nag-decline ka. Nasa Modesto kasi ang ranch namin. Masyado malayo sa hotel niyo. Pasensya na. Long time no see, Esther. Nagkita kami ni Rachel sa US. Nakwento ba niya? I hope your family is doing okay. Yes, thank you. At sino itong kasama mo? Siya ang chief secretary ng Empire Group. Nice to meet you, Mr. Choi. I'm Jerry Kuhn. Pues hindi ito business meeting. Bakit hindi tayo uminom together? My treat, Mr. President. At dahil sa recession ngayon sa Europe, lalong humihina ang market dun sa India. Kaya matanong ko lang, anong territory ang tinatarget nyo? Interesado sana ako itapang southern part ng Sahara, Africa. Pero palagi akong kinukontra ni Secretary yun. Masyadong risky dahil unstable ang market ng BRIC nations. Marami tayong dapat i-consider. Hindi pwede yan, masyadong risky. Yan ang sinasabi ng mga empleyado. Ayaw niyong makipagsapalaran, natatakot. Kulang sa positive attitude. Hindi pwede yan, masyadong risky yun. Yun ang sinasabi ng mga empleyadong hindi natatakot magsalita. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan, pero iniintay pa ako ng anak ko. Mauna na ako sa inyo. Jerry Kim, tama ba? Anyway, ano ba talagang trabaho niya sa kumpanya? Iiwan ko muna kayong dalawa. Kung hierarchy ang usapan niyo, wala akong interes sa Animal Kingdom. Ang lakas ng loob ng empleyado niyong yun. May ginagawa siyang kinagagalit ko. At minsan nagagawa niya rin ako saktan. At pwede rin niyang gawin yun sa'yo kung gugustuhin niya. Chief Secretary siya, di ba? Ano magagawa niya sa akin? Hindi ko pa alam sa ngayon. Oo na, late lang ako makakauwi. Sige, see you later. Ayan, nakita mo na? Prangka talaga magsalita ang fiancé ko. I'm sorry. Sorry din. Para saan? Okay, class, dito naman tayo sa problem number 13. The world's most famous sidewalk is also in Hollywood. Tungkol sa Hollywood ang susunod na question. So, ano ang correct answer? Number 3! That is correct. Dahil nga dito sa problem na to, ang salitang was and place ay parehong nasa past tense o nangyari na. Now, si Julia na mukhang tulala at may ibang iniisip o magsasabi kung anong voice ito. Passive voice po, ma'am. Sinuwerte ka na naman. Yun lang muna for today. Thank you po, teacher! Husay! Uy, may sakit ka ba? Lumipat kami, kaya dalawang oras ang biyahe ko papunta rito. Isingin mo kapag may teacher na. Bala ka dyan. Thank you.
Mahaba na naman ang biyano ko. Halika, tingnan natin. Sino siya? Ang gwapo naman niya, Julia. Yung girl na yan, mukhang malusog ang kidneys. Palapitin niyo siya sa akin. Siya ba? Oh, ikaw daw, Julia. Masaya ka uling makita ako, no? Siguro parati mo ako iniisip. Hindi ako masaya. Nagulat ako nandito ka. Bakit nandito ka? Bumalik ka na ng Korea? Di ba obvious? May dinalaw lang ako na girl sa school ninyo. Oh. At kausap ko na siya ngayon. Anong kailangan mo sa akin? May gusto lang ako itanong. Hanggang ngayon, ang dami mo pa rin tinatanong. Hindi naman tutungkol sa'yo, no? Tanong-tanong mo. Ano ba ang number ni Kenzo yun? Bakit si Kenzo? Gusto ko si Kenzo. Eh, bakit mo siya gusto? Bakit ko naman siya hindi magugustuhan? Sobrang cute kaya niya. At kahit anong gawin ko, hindi pa siya maalis sa isip ko eh. Ay, ayun ka na naman. Hindi na siya pwede kasi may girlfriend na siya. Kilala mo siya si Bianca, yung ex mo. Aalis na ako, marami pa akong gagawin. Teka, kinakausap pa kita. Sandali lang! Sandali, please! Ay, grabe. Enjoy your coffee, ma'am. Thank you. Si Kenzo. Nasa trabaho pa ako. Nasa trabaho ka pero may time ka mag-SNS. Ano yung pic na yun? Anong picture? Sandali lang, ha? Ito si Ryan. Sobrang guwapo niya talaga. Ay, nakakainis na siya. Teka lang. Eh, kasi namin to, ah. Hindi ka pa nagla-logout sa account ko? Nagla-logout ka ba? Pilosok pa talaga to. Ano? Sige, di bali na. I-delete ko na lang yung account kong yan. Pwede po ba akong order? Sorry, dun dapat kayo mag-order sa counter, sir. Dito na lang, miss. Nandito na ako eh. I want... isang cellphone number ni Kenzo Yun. With ice, please. Oh, sige. Ibibigay ko para umalis ka na. Yan. So, pwede ka na bang umalis dito? Kung sabi mo sa US, hindi mo kabisadong number niya. Kabisado mo na? Ano ginawa ko mo? Hello, Kenzo? Hi, si Ryan to. May tatanong lang sana ako. Teka! Pwede ko bang malaman ang cell number ni Julia? Kung pwede kong kunin sa kanya, hindi sana kita tatawagan, di ba? Eh, bakit hindi pwede? Eh, bakit siya binigay ang number mo? Sorry, Kenzo. Tabagan kita mamaya. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Sa US, lagi kang nagpapasalamat sa akin. Bakit dito, iba ka na? Gusto kong malaman ang number mo kasi baka tawagan kita. Eh, bakit mo naman ako kailangan tawagan? Baka kasi sabihin kong tumingin ka sa second floor o tumingin ka sa likuran mo. Yung mga ganun. Ano bang ibig mo sabihin? Curious ka na ba? Ipapaliwanag ko ang lahat ng sinabi ko, pero mamaya. Maglalagout na ako sa account mo. Okay na tayo, ha? Bye. Teka! Ano, okay na tayo? Teka, sandali lang! Bumalik ka dito! Bumalik ka, please! Tatawag ako mamaya. May pupuntahan pa ako ngayon. Tanong ko lang sana, hanggang kailan ka sa Korea? Bakit? Gusto mo ba ako mag-stay dito? Ililibre sana kita bago ka umalis. So gusto mo nga ako mag-stay dito? Bakit po?
isa ka lang talaga nag-grocery? Oo. Ito ang 7 PM schedule ng lahat ng single dads. Hinintay ko si Kuya dun sa hotel. Pero di ko pa rin siya nakita. Nalaman niya sigurong nandun ako. Matigas lang talaga ang loob ng taong yun. Pasensya na. Ikaw tuloy yung naipit ngayon. Wala yan, Ryan. Matigas din naman ang loob ko pagdating sa ganyang bagay. Hindi ko natuloy alam kung anong dapat kong gawin. Natural lang na hindi mo alam. Kasi hindi mo to kasalanan. Hindi rin kasalanan ni Kuya. Tama ka dyan. Kasalanan to ng chairman. Sana narinig ni Daddy yung sinabi mong yan. Huwag ka magsusundo. May high school pa ako pinapaaral. Naiingit ako kay Kenzo. May tatay siyang katulad mo. Naiingit din sa'yo si Kenzo. Kasi ang chairman ng tatay mo. Ganun ba? Nandito na po ako. Okay. Iiwan ko muna kayo. Nilabas mo na yung mga dinala mo. Apa, sir. Dalawa na nga lang ang anak ko. Pareho pang problema ang dala. Hindi na natapos ang sakit ng ulo ko. Ang babaeng ito, ano ng trabaho niya ngayon? Private tutor po sa Gangnam District. I'm not impressed. Ito, kailangan ko yata ng explanation tungkol dito. Mukhang hindi po sinasadya ang pagkikita nilang dalawa. Nagkataon lang po sa US. Yan pong si Julia. Tumira sa bahay ng anak niyo ng ilang araw. Tumira doon? At silang dalawa lang? Opo. Kaninang umaga lang po ito. Amira. Ako patuloy ang naiiyang humarap ngayon sa iyo. Hindi ko napalaki ng tama ang mga anak ko. Bakit ganito? Wala siyang kursong sinulat. At mukhang hindi siya interesado mag-kolehiyo. Ang pangarap lang niya magtrabaho. Ryan, atras tayo! Ikaw nga yan! Kamusta, Ryan? Kilala mo ako? Bakit? Nabuli ba kita noon? Dude, hindi mo na ako kilala? Kilala kita, no? Binibiro lang kita. Kumusta ka na ba, Matthew? Grabe dun, kinabahan ako dun, ha? Pero hindi rin naman ako magtatao, hindi mo ako namukhaan. Kasi gwapo na tayo ngayon, hindi na ako mukhang totoy. Kailangan ba nakauwi? Mag-stay ka na ba? Oo. Eto nga, medyo nag-adjust pa ako sa oras. Papasok ka na ba? Papasok? OMG! Sige, dude! Hindi ako pwedeng balik sa first day! Lumipat na ba kayo? Lumipat? May iba kasing tao dyan eh. Anyway, baka na-imagine ko lang yun. See you later! Mukhang magiging busy na ako. Bakit nandito ka? Julia. Wow, what a coincidence nga, no? Nanaginip ka ba na maganda kagabi?
Ano bang ginagawa mo rito? Paano mo nalaman nandito ako? Ah, dito ko nakatira? Alam mo ba kung nasan ka? Halika nga, maraming CCTV sa lugar na to, no? Bakit ba nang tumatakas tayo? Mali kasi ang timing mo. Baka masalubong natin yung pangalawang anak ng may-ari. Ganitong oras kasi dumarating yun. Ah, yung pangalawang anak nila na wala na ro kasing gwapo rito. Dali mo ako kung saan mo gusto. Seryoso ako. Dito ka ba nakatira? Sa area na to? Oo. Saan banda ang bahay mo? Bakit? Gusto mong malaman kung saan? Baka magulat ka kapag sinabi ko. Wag na. Naisip ko lang na baka pag-usapan yung... Yung alam? Sasabihin ko na to sa'yo para lang alam mo na agad, ha? Pagkatapos na nangyari sa Amerika, baka nagtataka ka kung bakit nakatira ako sa malaking... Wala akong pakialam doon. Iba kasi ang iniisip ko ngayon, eh. Talaga? Ano? Kailan mo ba ako ililibre? Pagkailangan na. Ano ba naman klaseng sagot yan? Huwag mo sabihin sa akin may tamang oras para doon. Sabi mo kasi tatawag ka, pero hindi naman. Uy, hinihintay mo talaga yung tawag ko? Aalis na ako, malilate na ako sa school. Oh, why? Huwag ka magugulat, ha? You make tabi nga. Bumalik na si Ryan. Ayan, crucial moment. Quiet na, Tim. Dapat nga kabahan, dude. Okay ka lang? Huh? Ah, na-LSS ako, kumakanta ako in the mind. Ano sinabi niya? Bumalik na si Ryan sa Korea. Sino? Ah, yung guy na kinuwento mo sa akin na nakita mo sa Amerika. Pero you know, hindi ko maalis sa mind ko yung kanta na to, ha? Ay, naiinis na kasi hindi ko maalala yung title ng kanta. Siyan ka lang, don't make sunod. Try kong hulaan yung title. Sinungaling ba? Don't lie to me? Liar, liar? Bianca! Hi, Rachel! What? Sabi ni Matthew nandito na sa Ryan sa Korea. True ba yun? So what if it is? Stop worrying about my fiancé at mag-focus ka na lang kay Kento. May kasama siyang ibang girl sa US. Friend lang niya yung girl na kasama niya sa US. Masipag kasi ang boyfriend ko na mag-report ng lahat ng ginagawa niya. Hindi tulad ng fiancé mo na hindi mo alam kung nasaan. It seems like you know a lot about Ryan. Was he like that nung kayo pa? Don't bring up na yung past naman ni Ryan, okay? Nandito na ba si Ryan sa Korea o wala? Ano bang pakialam mo if he's here or not? Bakit ayaw mo sagutin ang tanong ko? I'm worried lang kasi baka Ryan will make bugbog my boyfriend Kenzo. Pag nag-break kami ni Kenzo, gagamitin ko lahat ng money ko para gumanda sa'yo. The person you are calling is currently unavailable. If you wish, you can leave a message after the tone. Tabi dyan. Totoo ba yung nabalitaan ko? Nandito si Ryan? Bakit pa akong tinatanong nyo? It's annoying. Now please move. Parang hindi rin alam ng stepsister ko. Kaya ka naiinis ngayon, no? Judging from your attitude, parang concerned ka talaga sa kanya. Bakit? Takot ka na mag-takeover siya? Takot lang ako na baka hindi ko makita si Ryan. Baka iwasan ako ng kaibigan ko. Si Ryan. Yung friend mong gusto mo makita. Nandito na nga siya. Yes, hello? Bakit ka tumawag? Where are you? Nasa Korea na ako. Kung tumawag ka para lang i-confirm yun, alam mo na ngayon. Bye. What time? Sige, see you later. Mag-meet kami later after school. May ipapasabi ka? Alam kong hindi kayo magkikita. Pero pag nagkita nga kayo, pakisabi na lang. Kinakamusta ko ang lagay ng mami niya ngayon.
Nga pala, Hilda. Matagal ka na rito sa amin, di ba? Ilang taon ka na ba rito? Sige lang, maupo ka muna. Honey! Honey, sandali lang. Mali ang iniisip mo, honey. Ipapaliwanag ko ang lahat. Makinig ka muna sa akin. Ganon? Sige lang. Tinatanong lang po ni Sir kung ilang taon na ako nagtatrabaho dito. Tatlong taon! Tatlong taon! At napakahusay niyang maid. Pero lagi niya kasing sinasabi na 2 years pa lang siya dito. Bakit mo tinanong? Nakakabilib eh. Sa sama ng ugali ng mga babae sa bahay na ito, hindi nagtatagal ng 1 taon ng ibang maids. Kaya gusto ko lang pasalamatan si Hilda dahil nandito pa rin siya. Oo nga. Ilang taon na ba yung anak mo? 2nd year high school na siya. Malungkot siguro ang buhay ng bata na walang tatay. Kumusta naman ang pag-aaral ng anak mong yon? Hindi ko alam kung anong standing niya. Isulat mo. Lagi siyang nasa top 5 ng klase. Hindi nga! Taba kung ganun, matalino pala ang anak mo, Hilda. Hindi niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral kahit abala din siya sa pagtatrabaho. Sigurado akong alam mo naman na may magaganda ring eskwelahan ang aming foundation. Gusto mo bang pag-aralin na lang ang anak mo dun sa Empire High School? Teka, honey! Sana tanggapin mo to bilang taus-pusong pasasalamat ko para sa matagal mong serbisyo sa amin. Gaano man kahirap ang buhay niya, bigyan natin siya ng pagkakataong mangarap. Pero, honey! Ano po? Magta-transfer na po ako? Naku, ikaw talaga? Ang sabi mo lang, nahihirapan ka nang pumasok. Yun pala may ibang dahilan. Sana sinabi mo kagad. Hindi yung biglaan ka lang magta-transfer ng school. Inisikaso na ng mama mo ang transfer request mo kanina. Ang mama ko? Yung may connection lang na natatanggap sa Empire High School. So, paano ka nakapasok doon? Sa Empire High School po? Ako? Magta-transfer po ako? Sa Empire High School? Totoo ba yun? Paano yun nangyari? Ang chairman mismo ang nag-alok doon sa atin. Isang pagkakataon ito na hindi basta dumarating. Baliw na po ba kayo? Bakit naman kayo pumayag na hindi muna ako kinukonsulta? Alam niyo po ba kung gaano kamahal sa eskwela na yon? At hindi lang po yung baon na tuition ang tinutukoy ko. Baka nga yung uniform pa lang hindi na natin kayang bilhin. Alamin mo kung magkano yung uniform. Pipilitin ko makakuha ng pera. Paano niyo gagawin yon, Mama? Hindi nga natin kaya mangupahan, di ba? Pagod na po ako. Huwag na po tayo mag-sign ng oras sa kalokohan na yan. Hindi ako magta-transfer. Akin na yung mga papeles. Aray! Ang sakit mo na! Bakit ayaw mong mag-aral doon? Marami nangangarap na makapasok doon ah. Hindi kita kayang pag-arali ng kolehiyo. Kaya kahit papano, sikapin mo na lang na makapagtapos doon sa Empire High School, anak. Pwede mo sabihin na dati kang mayaman, pero nalugi yung negosyo ng tatay mo. Para hindi mababang tingin sa'yo ng mga tao. Pero Mama! Tinatatawag ka ni Chairman. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Hindi ikaw. Si Julia daw. Ako po? Sinabi na ba ng nanay mo tungkol sa inalok ko sa'yo? Opo. Thank you po. Napakabuti ng gusto niyong gawin. Pero hindi ako karapat-dapat sa... Huwag mong tundukan kung anong karapat-dapat para sa'yo at hindi. Habang masayang inaabot ng ibang mga bata ang pangarap nila, papayag ka na lang ba na ikulong ka ng tadhana sa isang maliit at masikip na maid's room para magtrabaho habang buhay? Sa Empire High School, may mga program na nagpapadala ng mga estudyante sa ibang bansa. Para mag-aral abroad? Hindi lang ang grades ng mga estudyante ang pinagbabasehan para doon. Ilan sa mahalagang kriteriya ay ang mga bagay na hindi nakikita. Ang mga pangarap ng katulad mo, dapat pinuprotektahan ng mga nakakaangat sa buhay. Ako nang bahala sa'yo. Hello, boy.
kumain ka na ba? Ikaw talaga, bakit hindi ka sumasagot? Kailan ka ba magsasalita? Hmm? Sorry po, sir. Ang alam ko may appointment kayo, kaya hindi ako nagluto ng dinner. Anong appointment? Ready na po ang kotse, pwede na tayong umalis. Ako lang ba hindi nakakaalam ng appointments ko? Dapat ba magkasama tayo magdi-dinner ngayon? Magpunta ka na lang dito at huwag kang malilate. I don't like waiting. Ako nang bahala, umuwi ka na. Pero sir, ayaw po ng daddy niyo na magmotor kayo. Alam mo, nangangagat siya pag sinabi ko. Sige po. Babalik ako agad. Mas mabait pa yata si Papa sa'yo kaysa sa akin. Kaya dapat siguro gayahin na lang kita. Ngayon lang yata na late ang daddy mo. Usually dumarating siya on time. But whose dad are you talking about? Palagi palang on time ang totoong daddy mo. I saw this sa pet shop ng mall at binili ko. Nakita ko kasi yung pet dog mo sa bahay nyo. I heard mahilig ka sa aso. Do you like it, Dino? Kailan ka nagpunta sa bahay? Nung minsan sinundo ko doon ang daddy mo. But you like dogs, diba? Yeah, I do. Matagal na ba siya sa inyo? Oo. I think nakuha ko yung dog nung umalis ang mami ko at maraming dinedate na babae ang daddy ko. Yeah, tama. Maraming babae? Nabili ko nga ang asong yun dahil sa perang binigay sa akin ng mga babae ni daddy. Maganda ang breed niya at napakatalino pa niya. Pag may bisitang babae at sinabi kong bite, kahagatin talaga niya yung date ng daddy ko. Kaya love na love ko yung asong yun. Will you stop it? Hindi naman niya kinakagat yung hindi nanunuhol. Alam mo na ang gagawin para hindi ka maiba. Sinabi kong tama na. I'm late. Walang silbi kung magdadahilan pa ako. Kumain na tayo. That's too bad. May meeting daw kasi si Dino, kaya hindi na natin siya makakasabay mag-dinner ngayon. Anong meeting? Mas importante ba yun sa amin? Hindi siya pwedeng mawala doon. And I need to be there too. Hi, malalate tayo. Kailangan ko na pong umalis. Ah. Thank you pala dito. Pwes ngayon, date natin pa. Okay. Hindi na ako mom ngayon. Fiancé mo na ako. Gusto mo ng wine? Mm-hmm. So, ganun na lang yon? Anong gusto mo? Kailangan mo akong ihatid ngayon. I came here in my mom's car. Saan ka pupunta? Uniform fitting. Medyo tumangkad ako eh. Sumasakay ka ba ng motor? Helmet, now. Grabe, palagi mo na lang ako sinur-surprise. Hindi ako kakapit sa'yo. Because I don't like touching you. Hand-stitched ang mga uniform nila. Kaya ganyan kamahal yan. At syempre, prestigious kasi ang school. Pero mahal pa rin po yun, $945. $943. Mas murang summer uniform, $461 lang. Ah, ganun ba? Para iwasan ka? Hindi. Are you that crazy? Hindi ka takot sa akin? Kahit na bumalik na si Ryan tulad ng sinabi ko noon?
Well, I can obviously see na alam mong nandito si Ryan. Hindi ba I warned you so many times dun sa US? Bakit parang hindi mo yata naiintindihan ang sinasabi ko sa'yo? Ano, tapos ka na ba? Ako naman nangihirit, ha? Huwag kang gagalaw. Ano? What do you think you're doing? How dare you? Naalala mo yung seroplano? Kinuha mo sa akin yung form na may pangalan, number, at address ko, di ba? Pangalan mo naman kinuha ko ngayon. Tawagan mo ako para makuha mo to. Nasa iyo naman ang number ko, eh. Hey! Come back here! Sino ka naman? Personal bodyguard niya? Ba't mo siya hinayaang umalis? Kasi parang talo ka na eh. Sabi, Dino. Huwag mo na siyang habulin. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo at mag-fitting ka na. Bahala ka nang umuwi ah. Nagkaroon ako ng biglaang lakad eh. Bakit? May itatanong lang sana. Ano bang relasyon mo kay Ryan? Wala kaming relasyon nun. Eh ano namang relasyon niya ni Rachel Yu? Wala, hindi ko siya kaano-ano. Bakit mo kinuha ang name tag niya? Tsaka bakit niya kinuha ang pangalan, number at address mo? Eh ano bang pakialam mo sa aming dalawa? Parang hindi yata tayo nagkakaintindihan eh. Mukha bang naghihintay lang ako ng sagot? Kasama din ba yan sa gusto mong itanong? Gusto ko lang naman ng maayos na sagot kahit isa lang. Kasi tingin ko magkakampi tayong dalawa. Paano nangyari yun? Ngayon lang tayo nagkita. Sigurado ka ba? Kasi nakikita na kita eh. Saan? Magkikita pa ba tayo pag sinabi hindi ko? Bakit? Ano? Ngayon lang ako nakakita ng taong nakapagpainit ng ulo ni Rachel. Dati ako lang may kaya nun. Alam mo ba na rare talent yan? Kaya sa tingin ko dapat patensya tayo... Patensya ka na. Pero ayoko na makigulo sa inyo kaya tumabi ka na. Bakit nakaharang ba ako sa daan? Hindi ba naglalakad ka papunta ron? Woo! Eh, kaya ko palang harangan ng buong kalye na to, oh. Oh. Hingin ko na lang kay Rachel ang number mo, ah. Pwede tayo magkita bukas pagkatapos ng klase mo. Akin ang account number mo. Hindi ako mapakalis sa laki ng pera sa account ko. Ikaw talaga. Itetext ko na sa'yo mamaya. Ano ba nangyayari sa SNS mo? Nahack ba yon? Gusto mo ayusin ko? Huwag na. Ibang pabor ang hihingin ko. Information tungkol sa school nyo. School namin? Anong information? Ano magiging reaction mo kung doon ako mag-aaral? Anong sinasabi mo? Gusto kasi akong pag-aralin ng amo ni mama doon sa school nyo. Natuwa naman si Mama, kaya inisikaso niya agad yung transfer request ko. Seryoso ka? Bakit ganyan ang reaction mo? School mo yun, di ba? Eh, ikaw, Julia. Yan ba ang gusto mo? Maaminin ko na sa'yo, ha? Naiingit ako sa'yo dahil nag-aaral ka sa school na yon. Sa pangalan pa lang kasi, alam mo na makukuha mo ron. Pag-aaralin daw nila ako para magkaroon naman ako ng mga pangarap at gumanda ang buhay ko. Kaya walang dahilan para hindi ko tanggapin yon. Sa tingin mo ba, hindi ako dapat mag-aral doon? Kung anong gusto mo, gawin mo. Talaga, Kenzo? Siguradong pag nandun ka na, maraming magbabago. Kasi doon, parang biglang lalaki ang mundo mo, Julia. Welcome sa school, Julia Cha. Sige, basta okay lang sa'yo. Thank you, Kenzo, ha?
To my Ryan, para sa 22nd day anniv natin. Your love, Bianca. Ako ulit. Na-deposit ko na yung hiniram kong pera sa'yo. Pasensya na kung hindi ko nadagdagan ng interes, ha? Pakiramdam ko tuloy, nagpapaalam na talaga ako sa Amerika. Parang pangarap lang ang nangyari nung summer night. Bigla akong mawawala. Katulad ng nangyari kagabi. Paalam. Ano ulit? Ba't naman ako babalik doon? Malayong-malayo ng lugar na yun mula sa maid's room. Sige, babay muna. Tatawag uli ako. Nag-aalala sa bill ng kuryente nila? Iniwan na naman nilang bukas ang lahat ng mga ilaw. Hello? Hello, Sydney. Kaya mo ba kinuha ang number ko? Para takutin ako, ganon? Tumingin ka sa second floor. Anong second floor? Saan sa second floor? Tumingin ka sa likuran mo. In your eyes, in your mind, saranghan, kuyosong, uring moli isodo, gareojin. Love is you. 다른 별에 날리운 그리움이 내 마음을 전해주길. Pero paano ka? Ba't ka nandito? Isipin mo. Ibig mong sabihin, ikaw yung pangalawang anak nila. Ikaw? Anak ka rin na may-ari ng Empire Group? Kung ganun, nung nakita mo ako doon sa harap ng gate ng bahay, alam mo nang dito ako nakatira. Saka, nakatira ako sa maliit na maid's room. Alam mo rin ba yun? Julia, iniisip ko, posible kayang na-miss kita. Kung
nandito ka ba, Ryan? Ano yan? Ang school uniform mo. Gusto ng dad mo na pumasok ka na bukas. Behave ka lang sa school, okay? Gusto kong takutin mo silang lahat. Gusto niyo ako maging bully? Takutin mo sila sa husay mo. Yung anak nga ng maid palagi raw nasa top 5 ng class. Kaya doon na siya mag-aaral sa school niyo. Magpapatalo ka ba sa kanya? Sa anak ng isang maid? Ano sinabi niyo? Yung batang si Julia. Naawa ang papa mo at gustong pag-aralin ng batang yon. Huwag mo siyang pansinin pag nagkita kayo doon. Hindi kayo magka-level kaya huwag mo siyang kakausapin. Si Julia siya? Mag-aaral na rin siya sa Empire High School? Grabe, I'm so upset. Would you believe the crush and value na shares? Magkano na wala sa'yo? 2 million. 2 million? Okay yung stocks mo yesterday, right? I think tataas din to today. At least hanggang sa mag-close ang market. Shut up! Paano may ko-compare Mayor 27 to 23? Ang lakas na loob maipag-usap sa akin ng ganyan, ha? Wait for a month. When the new car comes next month, I'm gonna beat you for sure. Ha, talaga lang, ha? Wow. Oh, my gosh. Why isn't she wearing her school outfit? Is she a new student? Is she? Who cares? Hey, anong ginagawa mo rito? Nag-tour ka ba? Transferi ako. What? Transferi? Wait ha, imposible yan. Paano ka nakapasok? Transferi? O baka ibabalik mo lang ang tag ko? What does your family do? Ikaw, ang pamilya mo. Sincha? Transferi. Hindi ako makapaniwala. Wow, ngayon pala kita nakita dito ah. Transferi siya. At hindi ako makapaniwala. Anong student siya? Hi, ako star student at baby face na si Master Cho. Nice to meet you. Ako naman si... Ah, really? Bumalik na siya? OMG! Diba nga! Oh, no! Yeah, he's here. Pwede na siya pumasok ulit, ah. Hanapin ko lang si Dino, ah. Who are you talking about? Wait! Long time no see. Kahit di mo titigan ng ganyan, alam na nilang lahat. Na-engage tayo. Ito pala ang boyfriend ng ex ko. Ba't nandito ka? Employee benefits? OMG, hindi pa rin nagbabago. Bumalik mo si Lucifer sa school na itinayo ni Satan. Magiging masaya to. We'll be right back.
Nagkita na pala kayo. Namiss kita. My friend, welcome back. Relax ka lang. Wala pa akong gagawin sa'yo. Huwag kang ganyan. Baka matakot sila. Nasaan ka, Kenzo? Nandito na kasi ako sa Empire Hyatt. Sabang holiday gift set.